So, what's up mga parekoys? So, in this video, gusto ko muna kayong tanungin. Okay? So, nung summer vacation ninyo, anong ginawa ninyo? Malamang, kumain, nanood ng movie, Netflix, natulog, at higit sa lahat, Mobile Legends. Ba't kasi ginawa pa yung larong yan? Ang dami tuloy na addict. Parang ako. Di ba? Ang video ng ito, guys, ay gustong tumulong sa inyo dahil ngayong pasukan na, ano ngayon, July na. So, halo sa atin, nag-aaral na. Yung iba naman, August pa. Pero gusto kong tulungin yung mga estudyanteng dahil nga summer vacation, talaga nagbakasyon, okay lang yun. Pero hindi talaga binigyan yung pag-review. O yung iba naman, nag-review, pero gusto ko lang din kayong tulungan para i-recall yung mga basic na lesson sa math na makakatulong sa inyo. Lalo na ngayon, sa halimbawa, nasa STEM kayo. Napakahirap ng pre-calculus, guys. Darating dyan yung mabibindang kayo. Maisip mo na kung paano kasi to dati, nakalimutan mo na to. Tapos makita mo pala yung teacher mo, parang kumukulo na yung tiyan mo, napapatay ka na, ganun. Parang ayaw mo na pumasok, parang sumasakit yung ulo mo, mga ganun ba? Kasi nga nagna-nervous kayo dahil di kayo prepared, diba? So ako, guys, gusto ko kayong tulungan paano kayo makasabay sa klase ninyo. Kasi, guys, bago kayo makapunta sa mahirap na lesson, kailangan mo munang balikan or i-review yung mga basic. Hindi ka makakarating sa hard level kung yung basic nakalimutan mo. Kaya napaka-importante ng basic math nito, guys, na nakakalimutan or natitake for granted natin. Okay? So, ang video nito, guys, ay review or parang recall, ganun. So, marami tong part. So, part 1 muna to. So, ang una kong lesson na i-review ko sa inyo, guys, ay very, very, very basic. Elementary days pa. Okay? Ito yung Getting the GCF and LCM. Ano ba naman yan, kuya? Sobrang dali naman yan, guys. Oo, madali to. Pero, alam nyo, guys, kailangan natin siyang i-review. Tsaka, baka nakalimutan na ninyo siya, o kaya, para may matutunan kayong techniques, guys. So, simulan na natin. Okay. Tsaka pala, before we start, guys, my name is Chuwiboy, and kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan mag-click subscribe and turn on the notification bell para ma-notify ka kapag ako ay nag-upload ng new videos. Okay? So, start na talaga natin, promise. Okay, guys. So, start na natin. First of all, guys, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ulit ng GCF. Baka nakalimutan na natin dahil elementary lesson pa ito. Okay? Pag sinabing GCF, guys, greatest common factor, or para madaling maintindihan, parang kung kasi, guys, pag kumukuha tayo ng GCF, dapat meron tayo more than one number, syempre, kaya nga common. So either dalawang number, tatlong number, or apat na number. Ano sa kanila ang pwedeng i-divide mo na para parehas silang mare-reduce? Ano yung pinakamalaking number na pwede mong i-divide sa kanila na pwede silang ma-reduce para parehas? Yun yung GCF. Pangalawa, guys, yung LCD or LCM. Parehas lang yan. Depende lang yung, guys, kung ginagamit siya as fraction, kung fraction sila, LCD. Kapag naman number lang, LCM. Okay? So, ganito ito, guys. Okay? So, number one example natin. Simula na tayo. Ang given natin ay 20 and 32. So, first step, guys, lagay muna natin sila sa table. Okay? Paano yon? 20 tsaka 32. So, isip muna tayo ng number na pwede natin silang i-divide parehas. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin, guys. Magsimula tayo sa pinakamaliit, which is 2. 2, pwede sila, di ba? O, sige.
So 20 divided by 2, 10. 32 divided by 2 is 16. Oh. Pwede pa ba silang i-reduce itong 10 tsaka 16? Pwede ba? So by 2 ulit. 10 divided by 2 is 5. 16 divided by 2 is 8. Tapos guys, titingnan mo, ito bang 5 tsaka 8, pwede ba silang i-reduce na pareha sila? Start tayo ulit sa 2. Sa 8, pwede. Pero sa 5, hindi. Dapat pareha sila, guys. Sa 3, hindi rin. So, ibig sabihin, guys, wala na. Sagad na yan. So, ito na yung pinaka maliit na pwede natin wala na siya. So, para makuha natin yung GCF, guys, i-multiply lang natin itong dalawang number na nasa labas. So, 2 times 2 is 4. So, ang GCF natin ay 4. So, i-box ko na. Tapos, para makuha naman natin yung LCD or LCM, guys, i-multiply mo lang lahat ito. 2 times 2 times 5 times 8. Okay? Ang makukuha natin, mumultiply mo lang lahat yan, ang makukuha natin dyan ay, ang LCD natin ay 160. Oh. Okay? So, for example naman, guys, fraction ng dalawang yan. For example, 20 over 32. Fraction siya. Ang simplified form niya, guys, hindi mo na siya kailangan i-compute dahil nasa table na natin. Ayun, no, itong 5 tsaka 8, gawin mo lang siyang fraction. So, magiging siyang 5 over 8. So, i-check natin na kung tama nga. So, 20 over 32, i-divide mo sa GCF, which is 4. Okay, so 20 divided by 4 ay 5. And 32 divided by 4 ay 8. O, di ba? Shortcut siya. Kasi ayun na kagad yung simplified form ng 20 tsaka 32. Okay? So, ganito pagat ito, guys. Technique pa to. Kapag sinabing GCF, ang number na dapat magiging GCF ay mas maliit kaysa sa given. Paano ulit yon? Ang given natin ay 20 tsaka 32. So, dapat ang GCF natin mas maliit. Kaya yun, 4. So, tama. Kapag naman LCD, guys, least common denominator, or LCM, least common monomial, dapat mas malaki ito kaysa sa given. Ang given natin ay 20 tsaka 32. Ang LCD natin ay 160. Napakalaki. O, diba? Tama yan. So, another example, guys, naman. Ano ba? 24 tsaka 36. Okay. Medyo malapit, no? O, sige. So, ganito lang, ganito rin yung guys. So, lagay natin ulit sa table. 24 tsaka 36. I-reduce ulit natin. Pareha silang divisible by 2. Diba? So, 24 divided by 2 ay 12. 36 divided by 2 ay 18. Pwede pa ba silang i-reduce? Pwede pa, by 2, di ba? So, 12 divided by 2 ay 6. 18 divided by 2 ay 9. Yan. Pwede pa ba silang i-reduce? Tingnan natin. By 2, yung 6 pwede, yung 9 hindi. So, again, hindi pwede, dapat pareha sila. By 3, pwede ba? Pwede siya sa 6, pwede siya sa 9. Okay, so sa 3 tayo. Okay? So ngayon, 6 divided by 3, 2. 9 divided by 3, 3. Okay? So yan, wala na. Yan na yung sagad na yan. So para makuha natin yung GCF, i-multiply mo lang itong tatlong nasa labas. 2 times 2 times 3 is 12. Ito yung GCF natin. Para makuha naman yung LCD, guys, i-multiply mo lang ito times 2 times 3. So, 2 times 2 times 3 times 2 times 3. Ang makukuha natin na LCD, guys, ay 72. Yeah, so, tapos check natin. Yung GCF dapat mas maliit sa given. 24 and 36 ang given. Ang GCF natin ay 12. Tama. LCD dapat mas malaki ito kaysa sa given. 24 and 36, yung LCD natin ay 72. Tama, okay? So, kung halimbawa, fraction form sila, ang simplified form nila ay nasa given na, ayun, no, ay nasa table na natin. Ay 2
over 3. Ayun. Lagawin mo lang silang fraction. Yeah, boy. Ito na yung simplified form niya. Or kung gusto mo siyang i-check, para sigurado, i-divide mo sa 12. So, gano'n lang. 24 divided by 12 is 2. 36 divided by 12 is 3. Parehas wow. Lang. O, diba? Okay, so, gano'n lang. So, last na lang. Last example na lang. Medyo, ito, ibayin natin. 28 and 54. Yan. So, ito guys, ang gawin ulit natin ay lagay sa table. 28 tsaka 54. So, i-reduce mo sila by 2. Diba? Para silang pwedeng i-divide sa 2. So, magiging 14. 20 divided by 2, 14. 54 divided by 2 ay 27. Yan. So, ito guys, pwede pa ba silang i-reduce by 2? Ito pwede, ito hindi. By 3? Ito pwede, ito hindi. By 4, hindi rin. By 5, hindi rin. Wala na guys. So, ibig sabihin, hanggang dito lang siya. So, yung GCF natin ay nag-iisa lang. Yun na yun. GCF natin ay 2. LCD naman natin guys ay napakalaki. Kasi 2 times 4, 2 times 14 times 27, ang makukuha natin na LCD guys, or LCM ay 756. Wow! Okay. So, check ulit natin. Dapat yung GCF mas maliit. Yung LCD dapat mas malaki. Tama. So, kung gusto mo siyang gawing fraction ulit, guys, ito na yung, ano niya, ito na yung factored or simplified form niya, which is 14 over 27. So, for example, 28 over 54, ang simplified form niya ay 14 over 27. So, kung gusto mo lang siyang i-check, guys, 28 over 54, i-divide mo sa GCF niya, which is 2. 20 divided by 2 ay 14. 54 divided by 2 ay 27. So, ayun, guys. Ganun lang kinukuha ang GCF, LCD, tsaka yung reduced or simplified form ng fraction. And that's it guys for this tutorial or review. Sana ay nakatulong ito sa inyo guys. So, alam ko basic, pero alam nyo guys, these basics are the fundamentals guys. Kailangan na kailangan ito, na kailangan hindi natin ito tinitake for granted. Dahil kumbaga guys, walang 1 million kung walang piso. Yeah, alam, guys. Pero parang ganun lang ito guys, okay? So, again, my name is Chuwiboy. Huwag mong kakalimutan mag-click. I-click mo yung like, at saka i-subscribe na rin, at saka i-follow na rin ako sa aking Facebook account or sa Facebook page ko sa @Chuwiboy. Okay, so abangan nyo yung next na upload ko para may part 2, part 3, part 4, ganun. Okay guys, so till my next video.